Basahin natin ang libro na sinulat ni B.P. Sara. Sa lilim ng lunti ang mga dahon ng banahaw na katago ang isang hiwaga, si Quago, ang marangyang ibon na may-ari ng isang pugad na nakapatong sa sanga ng puno ng mangga. Siya ay sagana sa pagkain at kaibigan at ang kanyang tahanan ay laging bukas para sa masasayang salo-salo kasama sila uwak, tikling, kalapati, loro at marami pang ibang ibon. Quago, kaibigan, malumanay na sabi ni Loro, ang bagyo ay panandalian lamang, nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad. Habang inaayos natin ang iyong tahanan, bakit hindi ka muna tumuloy sa akin? Magkasama't nating ihintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Napaluha si Quago hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil sa pasasalamat. Lord, anya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon na ang unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. At sa gitna ng kahirapan, 2 ibon ang magkasamang nagtulungan hindi lamang para muling itaguyod ang isang pugad, kundi para patunayan na sa oras ng pangangailangan ang tunay na kaibigan ay hindi maglalaho kailanman. Kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang 15th pangalawang pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at alihim ng kagawaran ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan. Ganda ng story. May English version na raw yan. Ayan o.